organize a board meeting on national group of countries. Now he's giving some work to the national level. Kasama na yung mga panalangin, ang mga kapatidahan natin sa marami na ang ngayon ay napintuan ng pera sa daily, napintuan ng lindol at ang mga biktima ng pinagbabawal ng pangyayon. At upang maging karapat-dapat tayo ito pala ang pagsisiyo natin ng ating mga kasalanan at mga pagkakulong. Lumapit si Linda kay Jose at ang Linda. Nakikiusap ko ako, Ginoo, kung inyong mga manapatin. Huwag sana ninyong gagagay. Ang palagay ko sa inyo'y para na kayong paraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kami ama at kapatid. Ang tugon mo namin ay may ama kaming matanda at gustong kapatid na anak niya sa katandaan. Sinabi, panalangin, patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina, kaya mahal naman siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin siya ito upang inyong makita. Ang wika naman ninyo'y hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya na ihahala sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kami pinag-usan ng aming ama na pumalito upang bumili ng pagkain.
Ipinaalaala namin sa Kanya na hindi pinakalita ang gabi kung hindi kasama ang bunso namin, kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman ninyo na dalawa lamang ang anak na kanilang ina, wala na ang isa, maaaring nilulay ang mabangis na hayop. At kung ang namin tira ay isasama ka ninyo, maaaring mamatay ako sa dalaga. Hindi na makipit ni Jose ang kanyang damdamin, kaya inaalis niya ang kanyang tagapag-ibigol. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Egypto, kaya ang balit ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagkatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantan sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit na sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid. Na ipinagbigay ninyo sa Egypto, ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang nakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang nakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila ay mayroong takuto na itinarating itong Panginoon kung kaya naglagop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa kunahanit ay may subong lalaki. Tulad ng aligin, ibinenta nila ang bata si Jose. Gunitain ng malugod ang nakilang gawa ng Diyos. Mga paanito yung nagdanas ng hirap ng ito'y ipangaw. Pati ilig niya'y pinapagpintas ng kulya na bata. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nito ng Panginoon na siyang nahagod, siya'y nagtutusin. Gunitain ng malugod ang nakilang gawa ng Diyos. Siyang nagpalaya. Pinalaya siya ng kumuharin ito na namamahala. Doon sa palasyo ng tahanan ng hari, ipinapamahala sa buong lupain. Sinusay ginawa niya kahit. Gunitain ang malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang paramisyonan ng Jesus ng mga apostol,
Kumain kayo. Ating pangalan ninyo na malapit ng pangalan ng Diyos. Pagalingin ninyo ang mga masakit at buhay ng mga kadal. Pagalingin ninyo ang mga tetongin. At palayasin ng mga demonyo. Yaman tumanggap kayo ng walang bayad. Magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng sarapin. Pag-indito, tinggap ng lanso sa inyong mga lungkutan. Huwag din kayo magdala ng sukot sa inyong pagbiyay at paglalakbay. Nibigisan, kapalit ng paglapa at patungkol. Sa patat ng magdalawa, kapalit na patalo sa kanyang pamumuhay. At sa atang bayan, ang naroon kayo lumalim. Kumana kayo ng tao para magdapat ang pagkuluyan. At manatili kayo noon, habang kayo sa lugar, ngayon, pagpasok ninyo sa bahay, sasabihin ninyo, maghari naman ang kapayapaan sa bahay nito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay nito, panatulihin ninyo sa kanya ang inyong bahay. Ngunit kung hindi, bawihin ninyo ito. At kung ano kayo magbalik, o pakinggan sa isang bahay ng bayan, umalis kayo mo, at ipagpagalik ako ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo sa araw ng patutong ay hindi na maligal ang ipaparusa sa mga tao sa bayan na ron ay sa dinanas ng mga tinasidoma at mga tinasidoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Kaya po, sinama natin yung banal na mga sulatan bilang isang dokumento ng simbahan para sa usapin ng katesismo. Bagaman hindi lamang o katekatikal, hindi naman katekatikal yung ating banal na mga sulatan. Huwag natin kalimutan na ito yung patuloy na mapangalang kaya ako ang isang konstitusyon ng simbahan tungkol sa anak na kasalatan ni Alwe na sa apat na konstitusyon, maliging konstitusyon na tumutukoy sa banal na kasalatan. One of the, huwag naman ang tiyong technical resource. Pero isa ko sa pwede mabasya na lahat na natin ang ituturo ay tinitingnan natin ano ang sinasabi na nasusulat ng banal na kasulatan. Ano ang sinasabi na Diyos kasalukuyang kapanahunan ay bahagi yun. Hindi po, ngayon, makita rin po natin natin. Muli kinaalala sa atin, umano kayo at ipangalan niyo na malapit ng mag-ari ang Diyos. Umayo kayo. Umayo kayo. Itong nakaraan ay meron tayo mga bago ng katekista. Pakitayin mo po ang mga bago ng katekista natin. Yung mga kanoon po.
accepting mo. Sabi ni Jesus, humayo kayo. Pinakailangan natin humayo. Doon nakarapin ko, sinabi ni Jesus na, lumaki kayo. So, sabi nga, para sa doon, lumaki ko na kayo para kayo ay masino. Very instruction. Napakalaga mo yung katuloy. Pero hindi nagtatapos. Sa misyo pa namin ko, maliwanag na kinakailangan namin ng mas malalim ng paghihilay ng aming pananampalataya. At mahalaga po yung mga banalang kasulatan na makita natin. At sana po ay yun ang bigyan namin ng pansin kasi tulad ng paanyayan ng mga kapal, lumakamalo kayo yung kapalan ng malalim na maghari ang Diyos. Parang hindi rin ba? Nakita natin na marami tayo na gawin. At isa po sa paanyaya na makita rin po natin dito sa pagpapahayo ng binigay ni Jesus. Sabi nga po natin ay tulad po ng mga dokumento ng simbahan na tinutukoy sa trabaho natin bilang mga katekista ay isang pagkatapon ako sa amin ay bigyan tayo ng lakas ng Diyos. Bigyan tayo ng lakas. Pero napakahalaga yung sending mo. Napakahalaga yung misyo panonood mo. At saka yung hirin natin na magtulog na sa pag ano natin na kayo yung sinasabi na umayo kayo at ipangaral ang maruting malita ng pag-ahari ng Diyos. Kung kayo ay naging bahagi ng misyon ng ating Panginoon sa Kristo. Dahil lahat ay nakikisa sa misyon ng Diyos para ipangalan ang kanyang pag-ahari sa daigdig na ito. Kaya ngayon ay nag-aaral ay nag-inilay sana po sa ating mga pinag-ilay-ilayan ay makita po natin, makita po natin na anong makita natin patuloy po yung bawa ngayon matukotay po sa kama, makita natin na ang ginagawa na pala natin ito. Very good. Very good, very good. Sa ating mami, very good, very good. Kasi naayos natin. Pero makita natin na kasi mahalaga na rin po ito. Kaya kasabi mo na rin, strengthening. Strengthening. Mayroon na. Mayroon na. Pagdating natin. Nalala mo natin, hindi sa mga isang continuous process. Hindi natatapos. At hindi matatapos ito, ano ba? Sa ating Panginoon sa Kristo. Matatapos naman ito sa Diyos. Pero habang mayroon ito, naman po ay maging aktibo tayo sa pag-iyos. Para kapag tayo ay inahayo, sabi na natin ay, we are in power. Ano ba sa Tagalog pa rin ang power? Binigyan ng kapangyarihan. Binigyan ng kapangyarihan. Kaya po yung ating mga activities, recollection, seminars, yung ating mga in-service training, ito yung po yung mga in-power. Kaya po kung minsan, makikita rin po natin kung maaari po sa naging dahilan din ang ating panghihina. Bakit? Kung yung mga kasulina, yung mga nais na kaya nagpapagasabihan,
tayo kumakalit-kalit ba ng beses sa isang araw. Pagandang po, yung mga activities natin, ito yung pagpapalakas natin. Panalangin, hindi ko pwede na lahat tayo ay umaharap ka na lang. We need God to empower us. We need God to empower us. Ano po yung panalangin natin sa panalangin natin? Diliwag na patuloy po ng ginagawa natin ngayon. Recollection. Kasi dito tayo binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Patuloy na tayo ay sinusustain. Pinaglalakas. Binigyan na ng higit na kalalaban sa ating patuloy sa buhay na ito. Napag-usap sa ating natin ay paulit-ulit. Kasi ito yung ating routine. Meron na tayong routine. Pero hindi ito. Huwag na nung kalimutan. It is God empowering us. Kaya, kapag sinabi ng Diyos na kumano kayo, pinakas tayo. Kaya, tayo kayo magpasalanan sa pagkakit tayo ay lumalago sa ating ministry bilang mga katekista na tutulungan natin. At isang alam ko rito ay isang bahagi rin po lang sa ay sa mga pinahalag sa atin po. Ngayon siya po bigyan ng pansin. Na alam mo, sabi nga, kung nakita natin na bagaman bahagi na ating pag-ibis, kailan ay isa sa dapat rin ang ma-empower na rin. Kasi yung kalimutan na naging problema ng mga katikista, ano ang kalimutan? Ang bukang bibig kalimutan ay anong kalimutan ang bibig ninyo? Pag may problema, anong kalimutan ang problema ng katikista sa mga kibigis? Wala. Paguhin dapat natin ito. Paguhin natin ito. Bakit? Parang hindi tayo kristyano. Bakit ano sabi ni Jesus? Ano sabi ni Jesus? Yan ang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kang magdala ng sarili, maging pinto, kung nakukulso sa iyong mga lubutan. Huwag din kayo magdala ng suko sa inyong paglalakbay. Nibigisan. Bakit kami mong magbigay na ang malaki at ang walang pera? Kasi ano na mula ng pera? But maybe because we do not see those who have. Umapit tayo sa kanilang kapatid. Ito ay para sa mission ng simbahan. Kailangan na kami isa ng parokya natin ito. Huwag mong isipin, kasi sinabi na Jesus eh. Nung bak kayo magdala ng support sa inyong paglalakbay, may isang papalit ng kanya kung matungkol sa lahat ng mga tao ay may karapatan sa kanyang kabubuhay. Ano ibig sabihin ito? Ito ay isang bagay ng usap na kung si Pabang Mimete nagulang din lang ng katisis. Bakit wala tayong pera? Hindi ba natin tinuturuan ang ating sambayanan na suportahan kayo? Suportahan kayo. Suportahan kayo. Kung isang tinagtanong sa atin eh, palagi wala tayong pera. Pero palagi tayong nakain sa dami. So, kaya mo kumisan ay umabalik. Umabalik eh. Umabalik. Bahagi yun ang ating pagkilo sa kumusin mo ay bigyan natin ang hindi na pagtugon. Pero ang punto mo po ay, no? Huwag natin ang dahilan kung bakit hindi natin magamparan ang misyon na ginagawa ng Jesus. Ikaw ang pawala. Bakit? Sa ibanghelyo na pamitunan ni Mary, kawalan. Kawalan. No?
Walang salapi, walang hinto, walang tila, walang kanso. So, makita po natin yung bigay na sinamahalin sa ating ng buong kapal. Makita po natin. O kapal po, sabi na natin. Kinakita na natin ang pagkuro. Pagkuro. Pagkasama, kasama rin sa pagkuro ng mga pari. Pero, isa po yun ang mga natin kalimutan. Kung bakit yun ang naging pag-ibig natin kasi baka yun ang pinuguro natin. Which means, very contrary. Kapalimutan sa ipinahayag ng Ebanghelyo. Kapalimutan sa ipinahayag sa mga nakasulatan. Kasi bakit yun ang pag-ibig sa mga nakasulatan natin? Baka hindi natin yung matatak ang kailangan nila ng katisisma, katisismo, no? Halimbawa nyo, may mga programa kayo para halimbawa sa mga bata, walang noto. Bakit hindi nakikita? Ngayon, yung patatid nyo, yung pwede, yung iba pala ng matatay, o kapatid, may noto ka. Bakit hindi natin sila natutuwan? Hindi rin sila natutuwan. Kaya yung punto ko lang po rin yun, ay huwag natin gawin na ina ang kawalan bilang dahilan upang hindi namin may isang katumparan ang misyon na pinagagawa ng Jesus. Sa pagkat ang misyon ni Panginoon natin gawin, very drastic, very drastic. Isinugo ko ng Diyos, nandito ko ba ito? Sugo ako ng Diyos. Ay hindi ako papayaan nila na magugutom. Kahit na wala akong pera, hindi ako papayaan ng Diyos na maglalakad lang pa ako ng ilang elemento dito. So, yung ganun po yung bagong klase ng maisipan natin. Kasi kung bakit? Kasi, sabi na natin, bahagi mo ang tinuturo sa atin ng mga nakasalatan. Kaya, napakalagay po ito. Lalo-lalo naman ngayon sa hapon ng stewardship. Baka hindi natin nabibigyan ng diin ng pansin ang patuloy ng pagsuporta sa misyon ng pagpapalakad ng pag-aari ng Diyos. Nakatang sumasabi ko sa ipagpapalakad ng Diyos. Hindi siya pagkat sinasabi ng Diyos yan. Hindi natin kailangan ng pera. Hindi sinasabi ko yun. Hindi sinasabi ng mga nakasalatan na ang kailangan ng pera. Pero ang sinasabi ng Diyos dito rin, magtiwala kayo sa Diyos kaysa sa pera para may palagalan mo ang misyon ng Diyos. Kasi baka mamaya magkaroon na kayo ng kaisipan. Magkaroon na kayo ng kaisipan na nakadepende sa pera. Mali, bakit? Dapat nakadepende sa Diyos. And God will make the way. Yun ang dapat natin unahin. Yung ating kaisipan, baguhin natin. Ang sana po, bahagi ito rin yung aking pananakit na mabago na ang mga ating kaisipan. Kung may programa tayo, gagawin natin. Insan sa tinatay ay, walang doon. Ang ating kaisipan natin ay, Panginoon, turuan mo ako na maanapan ang solusyon ang misyon na pinagagawa ko sa akin. Kasi maraming pamamaraan ang pwede gamitin ng Diyos sa akin para may palaganan ng kanyang paghahari ng Diyos. Kala na po ito eh, pagbalikin na sinasabi ko ng obispo. Sabi niya, kasi ngayon ang obispo natin, ayaw ng parako, ayaw ng miss, yung gandang lolo, gandang lola pala, tsaka poging lolo. Ayaw mo nun, no? Kasi bakit? Ano yung kaisipan na yun? Kung gusto ng Diyos, kung magawa ng simbahan na yan, kung gusto ng Diyos,
utos ng Diyos. No? Hindi niya pwede makapagawa ng isang bagay na pwede sa utos ng Diyos. Hindi pwede na sabi na ito naman ay utos ng Diyos. Kaya pwede kayong magsugal. Hindi. Pinakailangan. Hindi lang yung magsugal. Hindi lang siya magsugal. Na mayroon akong kapalit sa pagbibigay ko. Kaya ako, bumili ng higit mo kasi nasa isip ko, mananalo ako. So, medyo malawak ang pag-unawa ko natin. Kapag pinag-usapan mo natin, yung isang pinsay na kung doon sa pinapati natin sa usapin na tinatawag ko natin sa pagpapahalaga ng kayamanan na tingin ito. No? Yung spirit man, bahagi ng pagbibigyan ng tingin ito. O stewardship, pangalaga. Kundi yung tingin ito na, kundi sa sabi na lang, kaya tayo ang sumbang naway, patuloy.
Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay ang Diyos sa namin. Ang mga taong nalilito, kukulang sa pagkain sa sarili, naway maunawaan ang plano ng Diyos para sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Iyaong mga namamanggi sa mga tagapagdala ng mensahe ng Diyos at sa katotohanan ng kanilang paglay, naway makadama ng habang ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Kapag bigay ng Diyos, kapag bigay ng Panginoon. Iyaong